Hello guys, gusto ko lang ibahagi sa inyo yung mga moment bago ako maging isang tunay na LPT. Hindi lang ito yung unang pagkakataon na nakapag-exam ako. Actually, pangalawang pagkakataon na nga ito eh. September 2023, nag-take ako, kaso hindi pinalad. Marahil siguro hindi alam ng iba, pero choice ko na hindi siguro sabihin na nag-take ako. Pero this time, sa pangalawang pagkakataon, pinagkalandakan ko na nag-exam ako. Hindi man pinalad sa una, hindi ko dinamdam, hindi ako sumama ang loob ko sa Diyos. Kasi alam ko lahat ng bagay may dahilan kung bakit hindi binigay. Pero this time, pwede na ulit ako. Basta malalim na pananalig sa Diyos, magkaroon ng kaalaman para handa ulit, para lumaban ulit. So gusto ko, samahan niyo ako guys sa journey ko kung paano ako nakapasa bilang isang LPT. So samahan niyo ako magbigay inspirasyon sa lahat na hindi lahat dapat sumusuko at kakayanin. Samahan niyo ako hanggang matapos yung video ha. Let's go! Guys, itong simbahan na ito ay sa Marilao, Bulacan. Nung kumuha ko ng NBI, dito ko unang umiyak sa sobrang stress, trabaho. Ito yung simbahan na iniyakan ko talaga. Na kung saan talagang binuhos ko yung pressure sa trabaho, yung sa examination. Kasi feeling ko talaga sobrang de-drain na ako. Kaya ito yung simbahan talaga na unang sinambahan ko talaga na dito ko rin nakuha yung petals ng bulaklak. Nakita nyo sa post ko. Ayan, papakita ko rin. Yan yung petals na kinuha ko sa kanya na nasa likod ng cellphone ko na never kong tatanggalin hanggang sa makapasa ako. So ayun nga, nag-exam ako noong September 2023. Lumabas ng December. That time, hindi ko alam yung nararamdaman ko. Dahil first year of teaching ko, talagang daming paperworks. And then, hindi ko na alam yung mga mangyayari, kung ano ba yung gagawin ko sa examination. So, pinakita ko naman sa inyo yung mga clip na nag-exam ako. Yun yung unang examination ko. And then, feeling ko hindi ako ready pag lumabas yung result ng examination by December. So, ayun, to make a story short, yun nga po, hindi nga po ako nakapasa noong December 2023. So, inisip ko na lang kung bakit nangyari yun. Na siguro hindi pa ako ready, sobrang pressure ako sa trabaho, nakakapagod, nakakadrain. Sabi ko kay Lord, okay lang. Kasi may winish talaga ako kay Lord that time. Dahil yung pamangkin ko that time, nagduro ko yung bibig niya dahil nasugatan sa dede ng battle. So sabi ko, Lord, siguro kung hindi pa ito yung time, kahit siguro isa pamangkin ko na lang po siguro, pagalingin niyo po siya, kasi dalawang beses na pong dumugo yung pinakasanguso niya. As in, maraming dugo yung lumabas. Dumating sa point na dinala siya sa Manila dahil doon, di tumitigil yung dugo. Pinagdasal ko yun, tinupad ni Lord. Kaya alam ko, okay lang kung hindi ako pumasa that time. Kasi alam ko, may isang bagay akong winish na talagang binigay niya. So, ayun, tuloy natin yung kwento. Dito lang tayo sa examination ko talaga ngayon 2024. Hello guys! Dahil sobrang haba na nung video, see you sa next vlog, doon natin itutuloy. Bye!